May event daw kaya dadalhin mo na. Bakit? Bakit gusto ni Lord kausap ka? Kung ikaw mahirap kausap, kung ikaw naiinis yung ibang tao sa'yo, bakit si Lord hindi naiinis sa'yo? Hello? Tayo may mga naiinis din sa atin. Kung tayo nakakainis yung ibang ugali, ibang attitude, tayo meron din ganun. Pero si Lord, gusto ko pa rin kausap. Lalo na yung madadaldal, no? Ako, ewan ko, madaldal din naman ako kung nasa pulpito, pero sa mga usapan, ayoko na sobrang daldal. Tataman lang. So bakit tayo gustong-gusto ni Lord? He want us to see. He want to see us. Gusto na tayong makita araw-araw, maya-maya. Hindi naman sa nangangahulugan na hindi tayo nakikita ni Lord. Pero ang point is this, yung gusto niya lumalapit ka sa Kanya, maya-maya, gustong-gusto ni Lord yun. At bakit gusto ni Lord? Kasi tayo yung, sabi sa Galatians 3, we are the apple of His eyes. Favorite ka ni Lord. Sabi niyo, walang paborito si Lord. Hindi, lahat tayo paborito ni Lord. Pag ikaw anak ng Diyos, paborito ka ni Lord. Okay, lahat ng anak ng Diyos, paborito ni Lord. Kaya kung sa pamilya niyo, hindi ka paborito, so what? Paborito ka ni Lord. Ano ngayon? Sa school, hindi ka paborito ng teacher. Sa trabaho, hindi ka paborito ng boss. So what? Paborito ka ni Lord. At pag paborito ka ni Lord, may special blessing lagi sa'yo. Ako, ramdam ko yun, paborito ka ni Lord. Yung piyesang hinahanap, sabi ko pag-train mo yung piyesang hinahanap, 30,000 to. 30,000 yung piyesa, doon pa lang sa, ano, sa kasa. So, tapos wala akong makita kung saan-saan, Lord, paboran mo ako, may makita ako. May nakita naman ako doon sa may biluna na kinatay daw at kakatay na sasakyan. Ako salgaling, siguro kinatay para sa akin, may makuha na akong piyesa. Alam niyo, I can sense and I can feel paborito ako ni Lord. Noong Tuesday, tinanong ko, bakit yung author ng Book of John, sabi niya, tinawag niya yung sarili niya, John the Beloved. Samantala si Matthew, hindi niya sinulat, Matthew the Beloved of Jesus. Mark, Beloved of Jesus. Luke, hindi ba sila mahal ni Lord? Mahal ba hindi? Mahal. Eh bakit si John lang ang nagsabing the Beloved of Jesus? Siya lang ang naglakas loob na magsabi nun. Yun yung pindi. Kaya kung sasabihin mo, Meryl, the Beloved of Jesus, tama. Kaya lang, what do you feel? Ako, feel ko, paborito ako ni Lord eh. Ikaw kaya? Feel mo ba? Yes. Yes. Hindi ba sa'yo? Ha? Hindi nga ako paborito ng nanay ko, si Lord pa! Paborito ka ni Lord. Pero hindi ka importante kay God. Paborito ka pero hindi ka importante. We are not important to God because we are the most important to God. Yes. Hindi ka mahalaga kay Lord kasi ikaw yung pinakamahalaga. Okay? Isa-isay na lang natin para diretso tayo. Isaiah 49:15-16. Can a woman forget her nursing child? That she should know, should have no compassion on the son of her womb? Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Kantahin nyo nga. Malilimutan ba? Hindi nyo alam yan? Nakina ang anak. Kahapon lang inakompos eh. Nagaling sa kanya. O yung chorus. Hindi kita malilimutan kailan may hindi mababayaan. Kantahin yan eh. Sino mo matanong? Queen. Okay, siya na yata yun, yung ilay na singer yata. Okay, sabi ni Lord, ang mga nanay, almost, hindi nila pwedeng pabayaan yung mga anak na galing sa kanila. Pero in reality, sabi niya dito, but even these nanays, they may forget. Maraming nanay, iniwan yung anak sa sementeryo, iniwan yung anak sa ospital, iniwan yung anak kung saan-saan. Meron.
Generally speaking, hindi gagawin ng matinong nanay, pero merong nanay na gumawa ng ganon. Kaya sabi ni Lord, sabi niya dito, even this nanay, they may forget, yet I will not forget you. May nanay na kakalimot sa anak, pero ako na Diyos mo, hindi kita makakalimutan, hindi kita pababayaan, hindi kita iwanan. Amen. Behold, I have engraved you on the palm of my hands. Siya ang nagpauso ng tato, si Lord. At para hindi ka niya makalimutan, sa kamay ka pinatato, at ang ginamit na pantato, hindi karayong. Pako. Every time na makikita niya yung butas sa kamay niya, nung siya'y pinako sa krus, ang nakikita niya mukha mo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napanako sa krus. Yung butas sa kanyang kamay, pag tiningnan niya, naka-engrave doon yung mukha mo. Para bang sinasabi niya sa iyo, anak, this is for you. This wound, this is for you. Kaya ako ito ginawa para sa iyo. Every time natitingnan ni Lord yung kanyang kamay, mukha mo ang nakikita. Ganun ka ka-importante. Kaya gusto-gusto kanyang kausap. Hello? Your walls are continually before me. Yung mukha mo, lagi kong nakikita. Gustong-gusto kanyang lumalapit sa kanya. Kung ang requirements lang niya ay mag-pray ka, gawin mo. Pakalawa, we are his favorite. Pag sinabing apple of his eyes, sabi doon sa Zechariah 2:8, he who touches you touches the apple of my eyes. Dalawa yan. Yung eyes, yung apple of eyes na tinutukoy, dalawa. Ito yung mata mo, yung itim sa gitna ng mata mo, yung pupil. Okay? Kapag yung nakapaligid doon sa pupil, teacher yun eh. Okay. So, yun. Parang sinasabi ni Lord, pag ginalaw mo yung anak ko, ginalaw mo yung mata ko. Subukan mong sundutin yung mata. Alala ko si Bethwell noon sa India, sinundot, malaki-laki aso, kahit namin. Sinundot yung ilong, ano gagawin ng aso pag sinundot yung ilong? Alam ko namang friends tayo parang sinundot mo lang ang ilong, eh, lindig pa niya nun eh, 1 year yata. Kinagat siya. Eh kung mata yung sundutin, Diyos ang sinundot mo, mata. Lagot ka. Pag ginalaw mo ang isang Kristiyano, lagot ka. So yun yung meaning ng apple of God's eye. Ginalaw mo yan, ginalaw mo yung mata ko. Pero yung pangalawang meaning ng apple of God's eye is, you are my delight. Gusto-gusto tapitin mo. Paborito kita. Gusto-gusto kita makita. Yung taong in love, gusto-gusto niya kausap, yung kinainlaban niya, di ba? Gusto-gusto niya makita. Samantalang yung mga magulang niya, ayaw na nga siya makita eh, yung mga kasama niya. Pero gusto mo pa rin. Di ba? Ganun si Lord sa atin. Gusto-gusto ko kausap, gusto-gusto ko makita.